Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Bago ang lahat, sa ating tatalakay ngayon na tungkol po ito sa nagaganap nga natin ngayon na crisis ng itong COVID-19 na ito, sabagat napakadami po talaga ang naapektuhan. Talakayin po natin po, pagkatapos po kaya itong tinatawag na home quarantine na ito, ano po kaya ang mangyayari? Bago pong lahat, pag-usapan po natin yan. Ininyabitahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel o si Sarah. At huwag niyo pong kalimutan na subaybayan ang aking mga video na magbibigay ng konting kaalaman, pananaliksik sa mga nangyayari ngayon sa araw na ito. And then, mamaya po kakausapin po natin ang isa sa mga kakambal ko. Malalaman natin kung ano ang mga tawag dito, nasa isip niya kung ano ba talaga itong mangyayari after nitong COVID-19 na ito. Tatanungin natin si Madam Osisera. Mamaya, tabayan na po yan patapos po ng mga ilang katanungan na pinagbibigay sa kanya na I hope na ma-answer naman niya ito na sana masagot niya lahat. Anyway, umpisan ko po muna ang aking tatalakay sa inyo. Ano nga po pa ang mangyayari sa atin after nitong home quarantine na ito na dilingid sa kalaman na marami naman ang nagsasabi na sabi nila, mga haka-haka, na after daw nito ay magkakaroon na tayo ng tinatawag na yung bang identity. Katulad yung pinaano na ngayon ng ating government na meron na tayong tinatawag na national ID. Ano po ba ang magiging makakatulong po ba ito sa atin? Ano po ba ang magiging benepisyo natin dito sa national ID ito? Ano po ba ang dahilan bakit tayo nagkaroon ng national ID? Hindi po ba dapat papasok na tayo doon sa katulad tinatawag na ibang level na katulad sa ibang mundo na meron na rin siya national ID, which is nagaganap na nga sa ibang Europe country na nagaganap na yan na tinatawag na ang national ID yung tinatawag na ando doon na lahat ng pagkakakilanlan mo. Ando doon na, kumbaga ano we, wala ng passport, wala ng mga kung ano ang ID, ando doon na lahat. At ano po ba ang gagawin ng national ID sa atin, sa sarili natin? Hindi po ba ito yung tinatawag na ito ang magiging pass natin sa lahat? Yung tinatawag na darating na henerasyon na sinasabi nila na hindi ka daw makakabili ng kahit anong pagkain o hindi ka magiging allowed sa lahat ng gusto mong gagawin kung wala ka na ito. At dun papasok ang tinatawag natin na yung bang magkakaroon tayo ng chips, yung tatak dito or tatak sa kamay na para at least yun ang gagamitin natin na talagang pambili ng pagkain sa lahat, sa mga kung ano lang gusto ninyo, yun ang mawawala na yung tinatawag na cash, yung cash talaga na yung tinatawag na physical cash. Wala na yun. Magiging parang kumbaga ano, card na lahat. At nandoon lahat yun sa national ID na tinatawag na gagawin ata sa darating na panahon ay tinatawag na doon na ipapasok ang chip na wala na tayong bitbit sa katawan natin kundi nakatatak na doon sa katawan natin lahat. At yun, kaya umpisa lang po yung national ID at yun po magiging basehan nila para magkaroon po tayo ng chip na tinatawag na yung magiging pass natin sa lahat. Pag pumunta tayo ng mall, yun ang magiging parang tatak na natin, whatever kung saan tayo pumunta, abroad man o kung saan mang bansa, yun na, andito na lahat ang passport, lahat ng identification na yun. So yun po ang national ID. At sa darating na henerasyon, sa darating po na panahon, na itong tinatawag na national ID, yun na po ang babasihan nila para magkaroon po tayo ng chip na tinatawag, yung lalagay ng tatak sa noo or sa kamay para magiging trespass natin. So, kampalayanin po natin ngayon si Madam Osisera kung ano po ang masasabi niya diyan sa yan, itong nagaganap mo po na magkakaroon ng chips. Kasi sabi na, ang daming nagsasabi na katulad may na-search ako o may nababalitaan ako na ito nga po daw itong chips na itong tinatawag na to ay maaring makasama o makabuti. Maraming nagsasabi na makakabuti. Lalo na yung mga tinatawag na
sa bagong henerasyon natin ngayon, then mas sila sa mga tinatawag na ano po ba ang nilalaman nito, ito ba'y makakasama, makakabuti sa atin. Alamin po natin si Madam Osisera kasi maaaring meron siya mga konting nalalaman tungkol po ito sa sinasabi natin na darating na henerasyon na ito. Andito po si Madam Osisera. Tanungin po natin, ano po ba ang masasabi ninyo sa darating ngayon na panahon na katulad niyan, after nitong trial na binibigay sa atin o pagsubok na ginagawa sa atin na parang sinasanay tayo para sa susunod na henerasyon, ito na po ang parang pagsasanay. Ano po ba masasabi niyo diyan? Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa akin mong bibigyan niyo ng pagkakataong makapagpaliwanag sa inyo. Anyway, sa mga tinatanong mo na ano nga ba ang mangyayari dito sa ating ngayong bagong henerasyon, ito po ba ay makakabuti at yung tinatawag ng chips na ilalagay natin sa ating katawan. That's why na nagkaroon na po tayo ng national ID. Ang ibig sabihin po eh, ando doon na lahat ng pagkakakilanlan. Ando doon na lahat ng bill health, lahat-lahat, yung mga card na mga ano-ano man yung mga card na ginawa niya, eh pagkakaisahin na doon sa national ID. At itong national ID na ito ay sa tingin ko, ito na nga po yung sinatawag na magkakaroon tayo ng microchip na itatatak sa ating katawan, itatatak sa ating noo, sa ating kamay, na ito magiging pass natin sa lahat. Sa mga bibili tayo, nandoon na lahat yung bank yung account mo, yung pera mo, nandoon na lahat. So, yun nga po. Yun ang pakakaintindi ko po ngayon sa magagalap sa ating bagong henerasyon. Anyway, sa akin, tinatanong mo, ito ba'y makakatulong sa atin? Sa isang banda, marami sa mga hindi nakakaalam about Bible, ito'y makakatulong. Lalo na kung ikaw ay tinatawag na millennial o yung tinatawag na mga bago ngayon na henerasyon na walang alam. Kasi karamihan naman ngayon sa, hindi ko naman nilalahat ng millennial, hindi ko naman nilalahat ng mga bagong henerasyon ngayon na, kasi sa totoo lang sa rate ng mundo natin ngayon, marami na kasi ngayon ang tinatawag na mapagmahal sa material na bagay. Yung nagmamahal lang sa, alam na, yung lahat, kung ano yung nakikita natin, gusto natin, lahat naman eh, ganun. Pero konti na lang yung tinatawag na hindi nagmamahal sa material na bagay, yung nabubuhay na lang na simple. Which is, ang nakalagay naman yan sa Bible, di ba? Yung tinatawag na darating ang panahon na ang tao ay magiging mapagmahal sa makamundo. O yung tawag dito, matuto ng lahat ng tao sa material na bagay. Doon ang focus nila ngayon, wala na yung Diyos. Kasi nga, ang focus ng tao na magkakaroon, mas naniniwala sila sa science, mas naniniwala sa tinagaw na pinag-aaralan ng tao. Hindi sila naniniwala. Yung mga tinatawag na mga himala, o yung bigla na lang na, yung mga himala na tinatawag, hindi sila naniniwala. Kasi ang tao ngayon eh, mas paniniwalaan nila pag pinag-aralan ng tao. Pero hindi nila alam na dapat mas paniniwalaan nila ang salita ng Diyos sa Bible. Diba? Yun po ang dapat. Kasi karamihan naman po sa atin, pinalaki tayo. Yung iba sa atin pinalaki na gano'n, magmahal tayo sa mga ganito-ganyan, na kailangan magtrabaho ka, kailangan mag-aral ka para at least hindi ka mahuli sa lahat, yung mga gano'n. So, sa isang banda, alam nyo po, nakakatulong konti, pero sa isang banda nakakasama rin po yung gano'n pamamaraan. Kasi nga, katulad nga niya sa nagaganap natin ngayon, na nag-home quarantine tayo, hindi kaya ito isang pinapractice tayo. Hindi kaya pinapractice tayo na kontrolin ang ating ang humanity, kontrolin ang bawat isa sa atin na kumbaga ano eh, merong ang mangyayari kasi parang magkakaroon na lang ng isang government sa buong mundo. Kumbaga ano, wala ng mga presidente, kundi isang government o isang samahan na lang ang mangyayari, ang magdidikta sa buong mundo na dapat ganito gawin, ganito ang gagawin. So, ganun ang mangyayari. Wala na yung mga dati nating kinasanayan, mawawala na po yun. Kasi yun ang aking basihan na mangyayari sa susunod ng henerasyon. Sana naman, sa gusto na, sana naman, makontrol yun. At
alam nyo kasi sa ayaw sa gusto natin mangyayari at mangyayari kasi ano yun eh, nakalagay po yan sa Bible at nasa atin na rin yan kung paano natin siya tanggapin or hindi. Sa totoo lang, mabubuhay po talaga ang tao dalawang mahahati dyan ang tinatawag na yung based on sa Bible at yung base naman doon sa scientist, dalawa ang mangyayari dyan eh. Ikaw, nasa sayo kung saan ka papanig. Gusto mo bang mabuhay base doon sa sinasabi sa Bible or magpapadala ka doon sa tinatawag na pag-aaral sa scientist. So, alam ko malalim yung sinasabi ko at mahirap intindihin to at yung mga makakapanood nito, makakaparinig nito, meron mang ilan-ilan ang naiintindihan ko ano yung ibig kong sabihin. Hindi ko lang maipaliwanag sa inyo ng direkta dahil napaka-sensitive na bagay itong pag-usapan. Pero kung mananaliksik po kayo at aalam nyo ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, maintindihan nyo. At wag na lang nating dagdagan ng tinatawag na pagiging pilosopo kasi karamihan natin sa mga Pilipino, pilosopo. Diba? Matalino nga tayo sa pagiging pilosopo, yung pagiging tawag dito. Kahit na ang reality, ginagawa pa natin katatawanan. Ito katulad na lang yung nangyayari nito, nag-home quarantine na tayo. Yung iba, para wag lang masyadong ma-depress. So, ini-enjoy na lang nila. Ginagawa nilang parang wag tayo magpa-apekto, parang gano'n. Parang gano'n ang gusto nila. Pero sa gusto natin, mangyayari po ito. Maapektuhan po ang lahat, ang buong sanlibutan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, maapektuhan po sa nangyayari ito. Ito, umpisa na po ito, yung nangyayari na ito, home quarantine. Ano po ba ang tinatawag na ito, home quarantine ito? Hindi po kaya ito yung pagsasanay sa bawat isa sa atin na para kontrolin ang humanity. Ito yung simula na, umpisa na ito. Nalalaman ko or ako'y nasa isip ko na parang merong isang taong nagdidirekto nito. Kumbaga sa pelikula, parang pelikula yung ginagawa natin eh, na may isang taong director na nagmamanipulate sa lahat na ganito dapat mangyayari, ganito ganyan, so ganun na mangyayari, dapat ganito mangyayari. Pansin niyo po, bakit po hindi pinayagan ng World Health Organization yung mga inaalok ng Israel, ng Japan, yung gamot sa COVID? At bakit po pinalitan nila yung pangalan ng COVID na dapat NCOV? Yun lang po, dapat isipin nyo na yun. Yung very question mark ngayon, sino po ba nag-utos nun? Isipin nyo nga, sino mag-utos nun? Hindi po ba may nagmamanipulate? Hindi po ba meron parang nagdidirect sa nangyayari sa atin ngayon? At bakit ganun magsasabi si ang presidente ng Amerika na hanggang April na lang ang ganitong lockdown? Paano po kayo nakakasiguro? Hindi po kaya may nagmamanipulate sa nangyayari na ito? Ang gusto siguro na mangyari sa gusto nila. Ay nangyayari ngayon, may nagkakasakit, mga bigating tao, mga kilalang tao, pinamumukha nila na seryoso ang COVID. Para mabahalan tao, para mataranta. O sige, pag hindi kayo sumunod, yan mangyayari sa inyo. So, talagang pilitan to. So, kailangan kontrolin natin ang humanity. Parang ganun. Parang ganun ang aking pakiramdam. Ganun lang. Ngayon, yung iba, nakakapanood dito, siguro nararamdaman nyo rin yan. Ganyan, di ba? So, isipin nyo po, yun po yung mga halimbawa na mapapag-isip kayo. Oo nga, di ba? Bakit nga ba? Pangalawang katanungan ko sa inyo, Bakit hinayaan ng Amerika na mas dumami pa ang apektado ng COVID sa kanila? Na mas madami pa ang apektado sa kanila kesa doon sa China and saka sa Italia? Dalawa, di ba? Bakit hinayaan niya mas dumami pa? At saka ba't siya magsasalita ngayon na hanggang April na lang ang lockdown? Bakit? Paano niya nagsasabi hanggang April na lang ang lockdown? Di ba? Masasabi niya ba yung virus? Makokontrol niya ba ang virus? Diba? Sa tingin ko, yung virus na yun, hindi naman talaga yan ay gawa ng gawa ng tao. O yung tinatawag na, kumbaga, yan ay bala. O yung tinatawag bala ng bansa sa bansa na ginawa talaga yan para kontrolin ang humanity. Yun na sa tingin ko, ha?
Nasa ewan ko lang sa inyo kung ano ang nasa isip ninyo. Pero yun ang base sa akin, di ba? Kasi ako kasi nag-iisip ako eh. Bakit kaya bawat anyway, pinag-iisipan ko? Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito ganyan? Bakit dinago yung pangalan ng Enco, ginawang COVID? At bakit nangyari na ito? At may ang bagong sakit ngayon eh. Ewan ko, may bagong virus na naman daw na hindi natin alam kung saan ang galing. So, mapag-iisip ka kung ito'y sakit o yung tinatawag na parang simpleng virus lang, hindi ganito lalawak at hindi ganito katindi makapek sa tao. At saka bakit ka magtataka? Magtataka ka rin. Ha? Bakit ang China, bakit sila tawag dito, nakontrol na kagad nila yung virus nila. Even na meron pang virus hanggang ngayon, pero ang bilis nilang na-control. O sabihin na natin, sumusunod sila sa government, home quarantine. Pero ba't ang bilis nila na-control? Diba? O, magtataka ka naman, bakit sa Israel, ba't hindi pinapayagan ng World Health Organization na payagan yung mga optional na gamot, katulad ng sinasabi sa atin, nag-aral pa sa UP, na nakakatulong ang CBO, ang BCO, ay yung coconut virgin oil. O, bakit hindi nila pinahintulutan? Hindi pa nga nila pinag-aaralan eh. Pinagbawal na kagad, wag daw. At yung ino-offer ng Israel na gamot, hindi rin nila tinanggap, bawal. Bakit? Ba't kinokontrol nila? Bakit parang may nagkukontrol? Yun din, mag-isip-isip po kayo. Diba? Eh ako ngayon, naguguluhan na ako sa buhok, iniisip-isip ko pa rin. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako, bakit nga ba? Ngayon, kung tanga ka na lang at hindi maintindihan yung mga nangyayari at magpapatangay ka na lang, walang mangyayari. Susunod ka na lang sa agos ng mundo. Susunod ka na lang sa pangyayari. Magiging sunod-sunura ka na lang. Kumbaga, ano, kontrolado ka na lang. Diba? Kontrolado ka na nila. Kumbaga, ano, para ka na lang isang robot. Do this, do that. Ganun ang mangyayari sa bagong henerasyon. Sa totoo lang, yan ang mangyayari. Tagay niyo po sa bato to. Matatapos itong taon na ito, marami pang magaganap na hindi maganda. At sana nang huwag pahintulutan ng Diyos yun. Pero ako po'y nararamdaman ko na ganun at ganun ang mangyayari. At pinapanalangin ko na sana mas malaig pa rin ang kabutihan ng Diyos kaysa sa kasamaan. Yun na po. At dapat mag-isip-isip na lang din po kayo. Kasi sa mga nangyayari sa paligid natin, talagang imposible hindi ka makapag-isip. Diba? Yun lamang po masasabi ko. At sana po, yung mga ilang mga sinabi ko ay makakuha kayo ng idea kahit papano ay makakuha kayo ng tawag dito, puro-puro diyan. Pag-usapan ninyo. Diba? Pag-usapan yung mga pamilya, bakit nga ba ganito ganyan. So, darating ang panong kukontrolo ng humanity. Kasi papunta na po tayo sa level ng life, na level ng mundo na kumbaga ano, maghahakbang natin ng level, ibang level na po. So kumbaga ano, tatas na ang ating ang humanity level, 'di ba? Kumbaga kontrolado na nila. Bakit nag-ano sila ng maraming robot na parang tingin natin hindi nakakailangan ng tao. Yun lang ang makapag-isip na kayo. Bakit nag-imbedo sila ng maraming robot? 'Di ba? Isipin niyo nga 'yon. So hindi pa bakit mapag-isip ng gano'n? Hindi yun eh. Iisipin na lang ng iba nakakaintindi. Ah, hindi. Sige, magiging high-tech na tayo. Yun ang nagkakamali kayo. Ang, alam nyo, ang bansa, hindi mag-iimbento ng mga ganon kung wala silang layunin. Kung wala silang pinaplano. O yan, kaya nag-iimbento ng maraming robot ngayon. May mga robot ngayon at hindi na nga kailangan lang katulong eh. O, sa Japan lang, sa Hong Kong lang, daming robot. Sa Amerika, nagpapaligsahan sila ng robot. O, may robot na nga ng mga tao ngayon eh. Hindi nyo ba naisip yun? Kaya nila ginawa yun para kontrolo ng humanity. So, marami pa tayong pag-uusapan. At ito lang po ang konting masishare ko. At yun lang po masasabi ko sa mga ilang katanungan sa akin. At sana maintindihan nyo yun. Sa susunod po, at abangan nyo po ang mga iba ko bang sasabihin. At ano pa ba ang mga itatanong mo sa akin? Maraming salamat, Madam Susera. Nabahala naman ako sa mga paliwanag mo. Kahit naman sino nababahala siguro sa ngayon. Pero ako talagang napag-iisip-isip ko na rin na may
ano ka, may point ka sa mga sinasabi mo. Katulad niya yung sinasabi mo na robot, na bakit nga ba nag-invento sila ng ganyang robot, na ang bawat bansa ang daming robot na ngayon na parang hindi na ata kakailanganin ng tao. Napag-isip-isip ko tuloy yung sinabi ng World Health Organization about doon sa rumors, which mag-search po kayo, na alam po ng marami yan, yung mga nagsisearch, na sinabi ng World Health Organization na 70% ang humanity ng tao ay mawawala at pwedeng mawala. At baka yun ang gusto nilang palabasin muna bago nila makontrol itong virus na ito. Anong parang, mukhang totoo yung sinasabi mo, madam, ha? Mukhang may director ito. Ano bang, kumbaga, may title ba itong pelikula na sinasabi mo? Anyway, nakakabahala. Abangan na lang po natin sa susunod na vlog ang mga ilang revelation na pwedeng ibahagi ni Madam Susera. At sa susunod po, maaari po natin maging awareness po tayo sa susunod na mangyayari. At sana huwag po yung tulutan ng Panginoon na manaig ang kasamaan. Sana yung manaig pa rin ang kabutihan. At pagbabayad tayo ng Diyos lahat. Always keep frail sa bawat pamilya. Hanggang dito na lang po, at huwag niyo po kalimutan subaybayan ang aking YouTube channel o si Sarah, para magkaroon pa po kayo ng mga ibang konting nalalaman po na may share natin. Maraming salamat po at God bless you all.